ating life encouragement ay makikita sa Awit chapter 100 verse 5, ang sabi, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Mapeh-P.E. Official Education for Grade 2. Ang ating pag-aaralan ay paglalarawan ng kilos sa isang lokasyon. Ito ay second quarter week 1. Ang layunin sa araling ito, pagkatapos ng aralin, inaasahang na ilalarawan mo o may sasagawa at mapapahalagahan ang mga galaw sa isang lokasyon, direksyon, antas at landas. Basahin na ito na wala ng maikling kwento. Ang masunuring bata. Isang araw, inutusan si Andre ng kanyang nanay na bumili ng asukal sa tindahan. Magiliw niyang sinunod ang kanyang nanay. Palukso-lukso siyang nagtungo sa tindahan. Tumakbo siya ng mabilis. Paulit-ulit niyang ginawa ang palukso-lukso sa mababa, katamtaman at mataas na antas hanggang sa marating niya ang tindahan. Sa kanyang pag-uwi, siya ay nagmamadali. Kumpaya tumakbo siyang dala-dala ang asukal na kanyang binili. Pinanatili niyang malaki ang kanyang pag-eskape at tumakbo ng mabilis na kanyang makakaya. Pagdating niya sa kanilang tahanan, lumundag siya sa paligid patungo sa pintuan at nagpadulas patungo sa kusina kung saan naroon ang kanyang nanay. Masayang-masaya ang kanyang nanay at ipinagmamalaki siya nito sa kanyang pagiging masunurin. Mapapansin mo na si Andre ay nagpagawa ng mga kilos. Ano-anong kilos ang ginawa ni Andre sa pagpunta niya sa tindahan? Ano-anong mga kilos ang ginawa niya? Siya ay tumakbo, palukso-lukso. Okay, yan mga ginawa niya. Pagbalik niya, umiskapi siya, dumundag. Ano-anong kilos ang ginawa niya sa kanilang bahay? So, marami siyang kilos na naisagawa. Katulad ng pag-eskape, pag-undag, at saka pagpapalitan. Ang paggalaw at paglipat ng posisyon o lokasyon ay tinatawag na kilos. Mga halimbawa ng kilos. Una, pagtakbo o running. Ito ay paghakbang ng unahang paa at kagyat na pagpalit dito ng hulihang paa sa lugar na pinag-aalisan. Laging ang unang paa ang unang inihahakbang. Pagkandirit o hopping, pwede siyang dalawang paa o isang paa. Ito ay ginagawa sa pamagitan ng pagsadsad sa lapag ng isang paa at paghila sa paa ng may panimbang ang katawan. Sunod, pag-eskape o galupin. Ito ay ginagawa sa pamagitan ng pagbaluktot ng tuhod at ang katawan ay nakahilig ng pasulong. Nakataas ang paa sa likuran habang humahakbang pasulong ng pag-ikas na pag-angat ng katawan. Okay, pagtalon. Ito ay sinasagawa sa pamagitan ng pagbaluktot ng mga tuhod at siko at pag-imbais ng bisik patungo sa likuran at sumundag ng pasulong at bumaba sa lupa ng sabay ang dalawang paa. Next, pagpapadulas. Sliding. Pwede siyang nakatayo magpapadulas. Pwede rin ganyan. Okay, ito ay sinasagawa na ang bigat ng katawan ay nasa unahang paa samantala ang isang paa ay nakaunat ng bahagya sa likuran upang maging handa sa pagsisimula ng kilos ng kilos pasulong.
Gawain sa pagkatuto bilang isa sa gabay ng iyong mga pagkasama sa bahay ay isagawa ang sumusunod na kilos. Pagtakbo, pagkandirit, pag-eskape, pagtalon, pagpapadulan. Okay, ito ang rubrics. Kung nasagawa mo ng lahat, ilang puntos. Kung apat lang, apat na puntos. Kung tatlo, hanggang sa isang puntos. Gawain bilang pagkatuto dalawa. Pag masanatanapin ang kolokasyon, tinutukoy. Basahin ang paglalarawan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong na susunod sa pahina. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ito sa kalye sarado. Ang magandang ating kwento. Ito ang kalye sarado na may tuwid na daan. Sa tuwid na daan na ito ay sarado sa dulo. May makikita kang half basketball court. Ayan. Sa half basketball court, may mga naglalaro. Sila ay tumatalon, tumatakbo ng pakaliwa at pakanan. May mga batang naglalaro ng pagkandirit, pagpapadulas at tumatakbo ng mabilis. Sa kanang bahagi ng tuwid na daan ay may mga naglalakad ng mabilis. Sagutin ang tanong sa ibaba, gawin ito sa iyong kwaderno. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay mga bata at ang mga tao nakatira roon. Pangalawa, ano mga direksyon na tinutukoy? Ang mga direksyon na tinutukoy ay kanang bahagi ng tuwid na daan at kaliwang bahagi ng tuwid na daan. Pwedeng magkaiba ang ating mga sagot dito. Mayroon doon direksyon pa kanan, pakaliwa, diretso, ganyan. Okay, pangatlo. Anong lokasyon ang tinutukoy sa kwento? Okay, ito ay sa kalyeng sarado na may tuwid na daan. Kapag sasagot tayo mga bata, kailangan siyang buong pangungusap para masanay kang bumuo ng isang simpleng pangungusap. Okay, pang-apat, kung ito ay nasa saradong kalye, may sasagawa ka rin ba ng mga kilos na nabanggit? Bakit? Okay, pwede magkakaiba ang ating mga sagot dito. Okay, kung ako, pwede naman kung hindi dinadaanan ng sasakyan. Kasi sarado naman eh. Ayan. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo, ilarawan ang isinasaad na sa sitwasyon sa ibaba. Isulat ang mga salitang ginamit sa paglalarawan ng galaw sa isang lokasyon. Direksyon, antas at landas. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tumakbo na mabilis pa kanan si Mario upang hindi siya mahuli sa klase. Ang kapatid ko ay mahilig magkandirit sa harapan ng aming bahay. Pagtalon ng mataas ang kanyang ginawa sa palikong daan. Apat, pag-eskape ng buong lakas ang kanyang ginawa sa bahaging kanan ng kalsada. Tang lima, tuwing umuulan, pagpapadalas ng bahagya ang kanyang ginagawa na may sa may tagiliran ng bahay upang makasahod ng tubig. Okay, ang ating mga sagot ay number 1, mabilis ang isa pa kanan. Pangalawa, harapan at saka harapan lang. Pangatlo, mataas palikong. Pang-apat, buong lakas, kanan. Bahagya, tagiliran. Okay, dito naman, sagutan ang puzzle. Hanapin at itulad sa kwaderno ang mga salitang kilos o galaw sa iba't ibang lokasyon. Direksyon, antas at landas. So, ayan ang mga sagot natin. Gawin sa pagkatuto bilang 5, kumuha sa isang galaw sa isang lokasyon. Gawin ito sa kwaderno. Halimbawa, tumatalon sa harapan ng bahay. So marami tayong pwedeng gawin. Nag-i-escape sa gilid ng kalsada. Yan, pwede yun. Okay, next. Maggawain bilang pagkatuto 6. Sagutin at tiningin ang sitwasyon sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, pinaabot ni nanay mo ang damit na sinampay. Anong galaw isasagawa mo? Tatanggapin ang sinampay at tutulungan ang nanay. So, ang galaw na natin ay tatanggapin, pwedeng magkaiba ang ating sagot. Maglalakad, papunta sa nanay at tatanggapin ang sinampay. Pwede rin. Okay, pangalawa, magsisimula na ang paborito mong palabas sa telebisyon. Wala ka pa sa bahay dahil bumili ka sa tindahan. Anong gagawin mo?
Ayan. Pwede rin magkaiba ang ating sagot. Ang gagawin ko po ay magmamadali akong tatakbo ng may pag-iingat papunta sa bahay. Pangatlo, madulas ang daanan na daraanan mo. Anong gagawin mo? Yan, ang, para sa akin, pwede rin ganito. Ang gagawin ko po ay maglalakad sa gilid ng daang hindi madulas. Pwede magkaiba ang sagot natin dito. Okay, next. Gawin sa pagkatutubilang pito, gumupit o gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng paggalaw sa isang lokasyon. Ilarawan ang galaw o kilos na ito. Gawain ito sa iyong kwaderno o gawin ito sa iyong kwaderno. Una ng mga patlang maangkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. May mga galaw o blank tayong ginagawa sa iba't ibang blank, direksyon, antas at landas. Ang ilan sa mga galaw o kilos ay ang pagtakbo, blank, pagkandirit at pag-estrape. Okay, ang mga sagot natin may pagpipilian sa baba. Paglakad, kilos, lugar, pagpapadilat. So kung ganito ang iyong mga sagot, napakahusay. Okay, next. Okay, salamat sa panunood. Sana may natutuhan ka sa ating aralin. God bless at mag-ingat tayo.